Hello mga Malshies! Welcome back sa aking channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang ovarian cysts while pregnant. Ako ng mga katanungan na syempre sasagutin ko rin naman para ma-share ko sa inyo kung ano yung experience ko. Ayun. Unang katanungan is, paano ko nalaman na may ovarian cyst ako? Yun nga, nung nabuntis ako, nalaman ko na meron akong ovarian cyst. Mga napansin ka bang sign na may cyst ka na pala? Nung hindi pa ako buntis, lagi akong nag-jogging nun after work. Napapansin ko na parang ang sakit-sakit nung bandang part nung sa puson. Para siyang, alam mo yung parang may organ doon na matatanggal, ganun siya kasakit. Kaya tumitigil ako, tapos naglalakad na lang ako. During those days, hindi ko alam na may ovarian cyst na pala ako. Ano yung method na ginamit para malaman mo na may ovarian cyst ka? Siyempre, kailangan kong magpa-transvaginal. Ito yung pinapasok sa ari mo para makita yung kung ilang weeks na si baby. Namit na method kung saan nalaman ko na may ovarian cyst ako. Nakakaloka pa nga kasi nung time na ginawa sa akin yun, wala yun talagang obisono. So yung parang assistant lang niya yung gumawa. Tapos nung nakita niya yung cyst na yun, parang napahala, ang laki, parang ang laki daw. So syempre, kung ano na yung tumakbo sa isipan ko, di ba? Parang paranoid na may ganun ka tapos buntis ka. Malik kami kinabukasan kasi nga andun na yung obisono that day. Tapos nung siya na yung nag-check, so positive na may ovarian cysts ako pero hindi siya cancerous. Nine. Yung result no transvaginal or ultrasound, nagpa-transvaginal ako nito sa MCU, 16 weeks and 1 day. Yung una kong transvaginal, 6 weeks and 3 days. Vaginal ultrasound na ginawa sa St. Anthony Clinic. Meron akong parovarian cyst, which is 4.46 by 3.58 by 3.28 cm. While sa MCU naman, ang left ovary is 3.0 by 3.4 by 1.9 cm. So, based kay Dr. Howe is medyo maliit naman yung cyst. Kaya hindi na ako mag-undergo ng operation. Sa diagnosis ko is ovarian cyst left with benign sonomorphologic features. Ulit siya sa OB ko. Okay na to na hindi na ako dadaan sa operation. Inooperahan daw yun. Better pag medyo, alam mo yun, medyo maaga pa yung pagbubuntis mo. Hindi pa ganun kalaki si baby. So, sobrang happy ko naman. Pero syempre, nakakatakot pa rin na pag di ako naoperahan, baka may kung anong nangyari. Pero pinagkatiwalaan ko yung OB ko doon sa sinabi niya. Since buntis nga ako, anong naging advice ng doktor ko? Naging advice lang ng doktor ko sa akin, ng OB ko, healthy food and take my vitamins. Lang naman din nga sabi niya. Case ko na buntis, need bang operahan? May mga buntis po na may ovarian cyst na tinatanggalan ng cyst kasi kailangan. And baka threat yun sa baby nila. Pero sa case ko naman, hindi na nga ako inoperahan. Naging successful ba ang pagbubuntis ko while having a ovarian cyst? Yes po, at ang aking baby is 8 months old na, turning 9 months old. Alam ko din, nung na-CS po kasi ako, parang isinabay na ata ng OB ko yung pagtanggal sa ovarian cyst ko nung nasa sarian ako. Pero hindi ko sure kasi nga, tinatanong ko yun sa kanya, pero hindi ko pa makontak yung OB ko na natanggal, parang isinama na lang.
Pero ngayon kasi hindi na ako nakakaramdam ng dysmenorrhea eh. Before kasi sobrang sakit talaga first and second day na meron ako. So for now, wala akong nararamdaman na kahit anong pain during my menstruation. Ginawa ko para hindi mag-rupture yung cyst sa loob. Wala naman akong ginawa para excuse me po. Para mag-rupture yung cyst sa loob. Parang syempre, kung buntis ka, talagang magdodoble ingat ka sa mga bagay na ginagawa mo. And lagi kang susunod sa sinasabi and advice ng OB mo. Ang dami kong tinignan ng mga videos kung paano ginagawa yung procedure ng pagtanggal ng ovarian cyst. Nakakatakot. So, kailangan talaga, pag nagbuntis ka, doble ingat, lagi mo susundin yung OB mo, yung asawa mo, mga advice ng mga nakakatanda sa'yo. Yun lang mga mouthies ang aking maishishare regarding sa ovarian cyst while pregnant. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click the bell button para lagi kayong updated sa aking next video. Bye!